Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Secretary Bongo, Special Assistant to the President. May programa po kami pamimigay ng mga sapatos sa mga hikaos. Kung mayroon naman po kayong hindi na ginagamit, maaari po ninyong i-donate sa mga Pure Gold branches nationwide. Maraming salamat po sa inyong malasakit sa mga kababayan nating nangangailangan. Muli, ito po si Kuya Bongo, ang tulay ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Maraming salamat po. Kanina ho, ating kausap mga kaibigan na si Congressman na Pichay regarding ho, adun ho sa resignation ho, ani Asek mo kausap na. Ito nga ho, subukan ho natin kausapin at kunan ho natin ang reaction mga kaibigan si Special Assistant to the President si Kuya Bongo. Kuya Bongo, magandang umaga po. Magandang umaga, Karex, kay Alon, at magandang umaga po sa tagapakinig ng On Target. Apo, Sap, ano hong reaction ho ng Palacio na Malacanang regarding ho dito sa resignation ho ni Asek Moca Uson? Natanggap po namin yung sulat nung nakarang araw. Mm-hmm. At inantay lang po namin na siya mismo ang mag-anunsyo. Apo? At it will be formally accepted po. Ako naman po ay nagpapasalamat kay Asek Moca Uson sa kanyang serbisyo sa gobyerno, serbisyo kay Pangulong Duterte, at naging good ally po siya sa amin, kay Pangulong Duterte, at sa pagpapatid ng balita globally sa mga OFW po ay kanya talagang pinagsilbihan. Apa, wala ho bang nag-udyok ho dun sa alin na mag-resign? Kumbaga, voluntarya decision nun ni Moca Uson yun? Nirerespeto po namin ang kanyang decision at kung ano man po yung magiging future plans niya po ay sabi ko, I wish her good luck po sa kanyang magiging plano, at alam ko magiging aktibo pa rin siya sa kanyang future, kung naman po yung magiging plano nga po niya. Apa? Sa any political plans po, or even as private citizen. Apa? As a citizen Moca, I'm sure she will be active po sa social media, sa pagpapati pa po ng mga magandang balita. Apa? Sa buong bansa. Ito nga ho, balitaan nyo nga ho kami regarding ho dito sa Malasakit Center, at tila ho eh unti-unti na ho nga nabibigyan ho ng tulong ating kababayan. Unang-una po, gusto ko talaga, isa ito sa aking advocacy, Malasakit Center, na palaguin pa po at palakasin at magkaroon tayo ng marami pang Malasakit Center sa buong bansa. Sa kaya meron na ho tayong Siam, sa PGH po sa Manila, sa Davao City, sa Southern Philippines Medical Center. Meron tayo sa Cebu, sa Vicente Soto. Meron po tayo sa Iloilo, sa Bacolod, sa Basin, Dumaguete, Palawan, and Tacloban po. No? And soon po, meron tayo sa Bohol, Pampanga, at marami pa pong iba strategic places po para madali niyong ma-access. Apa? At pangalawa, ito ay one-stop shop lang po. Isang desk lang po na napitan niyo, tuturuan kayo saan humingi na tulong. Ikinatulong sa PCSO, DOS, DSWD, PhilHealth, and finally po ang Malasakit Center po ang tutulong sa inyo para maging mabawasan lalo ang inyong bill. Pangatlo po ay meron tayong express lane para sa mga senior citizen at saka sa mga disabled para hindi na po kailangan na pumila. Bakit po senior citizen? Kasi alam niyo po, alam naman natin realidad ng buhay na pag umabot tayo ng senior citizen, pero po lalabas ang mga unti-unting mga sakit. Kailangan natin magpagamot, no? Tsaka kultura ng Pilipino, yung mga anak ng mga senior citizen ay talaga nag-aambag-ambag at hindi natin matiis na hindi tulungan ng ating mga magulang. So, balit tayo mismo ay may mga kanya-kanya obligasyon, may mga anak na rin na pinapaaral. Tama pa. To unburden us, para man lang makatulong lang kahit pa paano sa ating obligasyon, ay kaya bigyan natin ng priority po itong mga senior citizen. Apo, at ang plano nyo nga ho, zero bill ho, kumbaga wala na hong babayaran ho talagang pasyente. Opo, yun nga yung target natin, kaya hingi tayo ng tulong sa iba't ibang ahensya. And finally po, ang Malasakit na po ang magsasagot ng magiging balanse na bill. Pangapat, wala akong ibang requirements po. Ang requirements lang dito ay ipakita mo lang na ikaw ay Pilipino. Apo.
Apo, isa pa, may naghahanap po sa ating Pangulo dahil may isang event na tila hindi ho nakatindyo. Kamusta ho ang kalusugan ng ating Pangulo? Actually po, ano naman po siya, private meeting po niya, no? Mm-hmm. Kahapon, at talagang wala po siyang public appearance. Sabi mm-hmm. ko, antay niya na lang po yung appearance niya mamaya. Apa? At huwag na po tayo maghaka-haka kung ano pa po pinagbibintang na sakit sa kanya. Huwag kayo mag-alala, he's in tip-top condition mm-hmm. at nasa magandang kalusugan ng ating Pangulo. Apa? So, mamaya po, may marami, very busy po ang aming schedule. Mm-hmm. Mamaya nga, ngayong araw na to. Apa? Antayin nyo na lang po Apa? Ang public appearance ng ating Pangulo. Apa? Kuya Bongga, panghuli na lang, hot, meron hong Facebook page yun na ipinuso si Mayor Inday Sara na tila kapag ka ho tumama ho dun sa loto, magdodonate ho kay Trillanes ng 120 million ho? Alam niyo si Mayor Sara, may puso talaga yan, no? Kahit sa kalaban, mm-hmm. kahit sa kakampi, talaga yung matulungin yan. Pangalawa, ako po mismo, dalawang ilang taon, tatlong taon na ako nagtataya ng loto. At noong nakaraang linggo, nagtaya rin ng loto si Presidente Duterte. Ako mm-hmm. rin, nagtaya rin ako. At kahapon lang, nagpataya na naman si Presidente Duterte mm-hmm. ng loto uli. Mm-hmm. So, wala. Apo. Wala ho bang paboritong numero at yung pangulat ba? Makopya ho namin. Meron siyang numero dito, kaya lang pag binigay ko at pag nalalo, baka ho magkakaroon tayo ng magkaroon siya ng kahati. Pero pwede ko namang i-share sa inyo. Hindi naman po maramot ang ating Pangulo. Mm-hmm. Okay, Kuya Bongga, kami nagpapasalamat to. Baka meron ho kayong mensahe sa publiko, Sap? Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating Pangulo. Ulitin ko po, ang ating Pangulo ay walang ibang hangarin. Kami po ni Pangulo Duterte. Kabutihan lang po ng bawat Pilipinas. Ako naman ay bukas po ang aming tanggapan po para sa inyong lahat. Salamat po, Secretary. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Secretary Bongo, Special Assistant to the President. May programa po kami pamimigay ng mga sapatos sa mga hikaos. Kung mayroon naman po kayong hindi na ginagamit, maaari po ninyong i-donate sa mga Pure Gold branches nationwide. Maraming salamat po sa inyong malasakit sa mga kababayan nating ngailangan. Muli, ito po si Kuya Bongo, ang tulay ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Maraming salamat po. Yan ho ang tinig mga kaibigan ni Special Assistant to the President Asapa, Kuya Bongo. At daghan salamat ha, Kuya Bongo. Alam niya laking tulong ho ay yung Malasakit Center ho, one stop siya po. Kumbaga inilalapit ho nung mama doon ho sa mga lugar na tila ho nakalimutan ho nung huling administrasyon ho. Napakalaking tulong at ang target nga ho, zero bill ho. Kumbaga wala na hong babayaran ho ha. Regarding naman ho doon kay Assistant Secretary Mocha Usan at civilian na ho yung ali, nagpapasalamat to pala si ho na Malacanang. Kumbaga malaki ho yung naiambag ho eh ni Mocha Usan, lalo na ho sa social media. Alam niyo naman ho ngayon ang labanan ho. Sabi nga ho, nasa social media na ho. Nasa social media na ang labanan, ang punot dulo'y matira ang matibay. Ang... Nako, mamaya ho, subukan ho natin kausapin ha, si Assistant Secretary ha. Si Mocha Usan, tingnan ho natin kung sasagot ho mamaya. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Kayanong.